Hello sa mga bumubuo ng IMOS Historical Society at sa lahat ng kasama natin ngayon sa ikalawang online lecture ng Talakasaysayan. Nakakabuhay ng loob na sa kabila ng mga hamon ng pandemya, nakakahanap kayo ng ganitong mga espasyo para pag-usapan at labanan ang pagbaluktot sa kasaysayan natin. Napakahalaga ng ganitong mga talakayan. Dahil sa panahong nagkakaisa dapat tayo para harapin ang pandemya, merong mga gustong idiin ang mga pagkakaiba natin imbes na mga bagay na nagbibigkis sa atin. Na gustong pagwatak-watakin tayo para sa sariling interes by lying to our faces, by stealing our truths and our stories, by distorting our own history. Ito rin yung nakikita nating phenomenon ngayon with the global rise of populist authoritarianism. All around the world, they maintain the architecture of disinformation, further normalize aggression, and dismantle structures for truth-telling and civic discourse. They harass, jail, or even kill dissenters to stoke fear in the ranks of the opposition. They surround themselves with sycophants and weaken public institutions, further entrenching themselves in power. Sa harap ng lahat ng ito, nakakatuwang malaman na maraming Pilipino gaya ninyo ang nangunguna sa pagsusulong ng katotohanan. At alam kong mas dumadami at mas lumalakas pa ang hanay natin. Nakakakampanteng makita na maraming tulad ninyo ang handang mag-call out at mag-fact-check na matuto kung paano maging mas mapanuri na pumalag sa kasinungalingan at disinformation so that we can collectively reclaim the avenues for truth-telling and meaningful discourse. Gusto ko lang ding idiin ang phenomenon ng disinformation ay hindi lang tungkol sa fact-checking. Dahil ang totoo, bagaman mahalagang hakbang ang pag-verify ng mga nababasa natin online, bihira sa mga nabibiktima ng fake news ang gagawa nito kung hindi nila nakikita ang buong kwento na sadyang may gustong lumoko sa kanila to serve their selfish ends. Ibig sabihin, mahalagang aspekto ng counter-disinformation ang pagpapaliwanag sa mga communities natin why there is disinformation in the first place. Yung motivations behind it, the vast machineries that drive it, the dark intent of dismantling the common baseline of truth so that lies can be more easily deployed to rip society apart. Kapag hindi natin itinuring ang political education bilang katuwang ng counter-disinformation, kapag naipit tayo sa mga estratehiyang nakasalalay lang sa pagtuturo sa mga taong mag-fact-check, magiging matamlay ang behavior change na inaasam nating mangyari. Ultimately, ang driving philosophy ng anumang counter-disinformation effort ay yung hilumin ng mga sugat na dala ng kasinungalingan. Na kahit sabihin ng mga disinformationists na iba-iba ang totoo, kaya maniwala na lang tayo sa mga YouTube video, alam ng tao na nagsasala lang tayo sa iisang mundo. Magkakabigkes ang karanasan natin. Magkakarugtong ang diwa natin. May isa sa buhay natin ang pilosopiyang ito, hindi lang by looking forward to a shared horizon where our shared dreams may come into fruition. Equally important, magagawa natin ito by looking back sa pagbabalik-tanaw sa pag-alala. Magagawa natin ito sa pagbabahagi ng mga kwento, sa paninindigan sa mga katotohanan na nagbibigkis sa atin bilang iisang bayan na may iisang kasaysayan. Sa gawaing ito, malaking tulong ang mga diskusyon sa mga lecture gaya nito. Kaya nga ang panawagan ko, patuloy na manindigan sa katotohanan at pumalag sa lahat ng kasinungalingan in a way that echoes the message. Magkakarugtong ang diwa natin. Magkakakampi tayong lahat. Iisang pamilya tayong may iisang kwento. Tandaan ninyo, our national aspirations can only be as strong as our national memory. We owe the truth not only to the Filipinos who came before us, but also to those who are yet to be born. Namamanahin ang nakaraan at pagkakakilala natin bilang iisang lahi. Lahing may pagpapahalaga sa kasaysayan, sa karapatan, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat, mabuhay kayong lahat.